So itong nilalakaran natin papasok ang dating mansyon ng mga Marcos. So ito yung parang kung mananalo si BBM, mababalik kaya sa kanya ito. Ito na, kinikilabutan ako. Ang nakikita nyo po sa likod ko ay ang mansyon ng mga Marcos na ngayon ay pag-aari na po ng gobyerno. May hagdan dun sa taas, oh, kamaster. Let us all make this nation great. Tapos yan, naka-print siya. May aso po. Kayo po yung nagbabantay dito. Ito raw, mansyon na ito ay pag-aarit ng gobyerno. Nakakapangilabot na meron daw white lady na tumatawid. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. So we're here, mga kamaster. Nandito na tayo sa Twin Mansion ng mga Marcos. So ikutin natin to ngayon. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, please. Eto na, oh my gosh. Ay, oh, ang laki. Ang laki ka, master. Mansion na mansion siya, ito. First time natin makarating dito. Ay, may mga paniki. Ano ba yun? Parang may nakasilip dun sa bintana, Mariosep. Ayan. Ah, okay. Hindi pwedeng pumasok sa loob. Bawal yata, kamaster. Oh my gosh. Natin dito. Oh my gosh. Kinikilabutan ako. Bakit ganun? So itong nilalakaran natin papasok ang dating mansyon ng mga Marcos. So ayan, mapapansin natin, kamaster, may mga sarado siya at hindi ka pwedeng pumasok sa pinakaloob niya. Hello po. Charot. Hello. Ay, ayun pala loob niya. May hagdan dun sa taas, oh, kamaster. Ganito yung mga, ano, oh, nung araw, yung mga panglock. Imagine mo, kamaster, oh, dati itong nahawakan ni... Ewan ko lang ako, may katulong sila dati. Ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Itong mismong pinakapintuan. Parang ito yung hallway kasi ng mansion. Dalawa kasi siyang mansion na malaki. Tapos mapapansin natin, kamaster, yan. May mga butas-butas na style yung bawat ano, yung bawat haligi ay may mga parang binutas parang maging magsilbing style niya. Ayun yung hagdan papasok din sa loob pataas. May mga paintings, mga kamaster, kasi kaya rin to isinarado kasi ang dami rin na walang mga paintings, mga ano, mga gamit-gamit. Pinagnanakaw daw, kaya welcome back po sa ating YouTube channel. Ito ang inyong Master Gala na madalas pong gumagala sa mga sementeryo, sa mga haunted house, sa mga creepy place. At syempre, dinadagdagan ko po ng mga historical. So, ang nakikita nyo po sa likod ko ay ang mansyon ng mga Marcos na ngayon ay pag-aari na po ng gobyerno sa ngayon. Isipin mo, mga master, kung mananalo si BBM, naisip ko lang, ah, kung lang naman, wala naman akong no political ano dito, ah. Kung mananalo si BBM, mababalik kaya
sa kanya ito, itong nasa likod ko na ito, at marirenovate kaya ito? Kasi kanila ito eh, binawi ng gobyerno dahil nga rin sa mga nakaw na yaman na sinasabi. Wala kasi kung alam, di pa ako pinanganak na that time. Hindi naman ako umaas na parang parang pinanganak din ako ng time na yun at alam na alam ko, diba? So, ikutin natin saglit. Ito yung unang bahay. Hindi, ito yung pangalawang bahay mula dun sa kalsada. Tapos, ngayon, puntahan naman natin dun sa kabila. At kung papayag yung ano, nagbabantay, baka pwede tayo magpagabi. Tatry lang natin. So, tara. Dito naman tayo sa kabila. Ang Kabuyaw Mansion, or tinatawag na Twin Mansion ng mga Marcos, ay matatagpuan sa Barangay Kasili sa lalawigan ng Laguna. Ito ay ang pag-aari ng mga Marcos na itinayo noong 1987. Ang lupang tinitirikan ng nasabing mansyon ay nabili ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang kaibigan. Ang dalawang malaking mansyon ay pinagdurugtong ng isang hallway sa gitna upang marating mo ang magkabilang panig nito. Minsan na rin ginamit sa isang pelikula ang lugar na ito at pinagsyutingan din ng maraming mga artista na pinagbidahan ni Janela Salvador na aktres noong 2015 na ang title ay Haunted Mansion. Ang kuro-kuro na diyan daw sa itaas ng hallway ng Twin Mansion ay may mga madalas daw na nakikita o tumatawid na mga babaeng nakaputi ayon sa mga kwento ng nakakakita dito. Halika at panoorin natin ang video ito hanggang matapos upang alamin natin kung kanino ba talaga o sino ang talagang nagmamay-ari ng mansyon na ito. Madalas daw mga white lady. Hindi lang daw isa, marami daw. Kaya nagtataka ako. Sabi ko, saan naman nila nakuha yung mga ganong kwento? Wala naman ako na feel na mabigat, mga kamaster. Kasi ang alam ko, marami kasing dumadaan dito. Nasa gitna, gilid lang kasi siya ng kalsada. Pupunta siya ng mga riders. Ayan o, may mga pupuntang nagmo-motor, gano. Anong ko bawal talaga kasi kamaster? Ay! Ang lawak pala. Hello po. Ang lawa. So dito naman tayo sa bandang likuran. Ay, pinagbawalan tayo, bawal daw. Pa? May aso po? Ang laki, master. Tay, magandang araw. Pwede po magtanong? Kayo po yung nagbabantay rito, tay? Kayo po yung nagbabantay dito? Sino po? Ano po yung ano nyo po rito na tatrabaho? Kayo po yung isa sa may-ari? Matagal na po kayo dito, tay? Ay, ilang buwan pa lang. Wala po bang ano? Wala po bang kwento dito na nakakatakot na yung may nakikita kayo ng mga ano? Yung mga naglalakad-lakad? Ah, wala naman po. Sabi lang po, no? Mga kwentong ano lang, no? Kwentong barbero lang po, ano? Minsan na, dyan ako natutulog eh. Iiya ko, alauna, nung nalasin ko ng gabi. Ah, minsan dito kayo natutulog. Tapos, alauna... Iiya ko, hindi mo ko nalasin. Oh, kahit nararamdaman, wala po kayong... Ilang taon na po kayo ngayon, Tay? 76. Oh, okay po. Ah, dito kayo yung parang kayo yung kasama ng katiwala dito. Tapos binili ito ng gobyerno, di ba? Ay, hindi niyo po alam. Mayroon yung pinitira ka lang, magkikita ko ba? Oh, sabagay, oo. Nasaan po yung nagbabantay? Pwedeng kausapin. Nasa kantin. Ano? A few moments later. Yan, so mapapansin natin ka, master, na patuloy siyang dinarayo at pinupuntahan ng mga tao na galing sa iba't ibang lugar.
Kasi nga, napaka-famous ng mansion na to. Dahil, kung mapapansin natin yan, na napakalaki niya, kaya nga tinawag na mansion, charot. Ay, dito tayo sa pinakabandang harap naman na isa. Meron ditong mga paintings ka, Master, na interesting. Na, hindi ko alam kung parang tarpaulin ba siya or what. Kita mo oh, merong binandalize siya oh. So ito yung pinaka hallway, pinaka harap ng mansion, yan. Makikita natin. So ngayon, ito naman yung, ay oo, akala ko painting. Para siyang tarpaulin na makapal na inilagay lang. Oo, tarpaulin lang siya ka-master. Tapos yan, naka-print siya na nakalagay na ganyan, no? South, north, east, east, west. Mapapansin ko lang, no? Tingnan natin sa loob. Ang lamig sa loob. Yun yung pinuntahan natin kanina, may bilyar. Yung may bilyar, ayun yung pinuntahan natin kanina ka master. So, inulak na siya dahil na totally pag mamayari na siya ng pamilya Marcos. Let us all make this nation great again. Wow. Ito ang ating dating Pangulong Marcos at ang kanyang first lady na si Imelda. Imelda Marcos. Ang ganda-ganda. Ang shots. So, nandito pa rin tayo sa twin mansion ng mga Marcos ka-master. Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung kaunting mga sinasabi nila, yung mga nakakapangilabot daw na storya na meron daw mga babaeng tumatawid dyan sa may pinaka hallway na yan. At madalas daw mga white lady, hindi lang daw isa, marami daw. Kaya nagtataka ako, sabi ko, saan naman nila nakuha yung mga ganong kwento? Wala naman ako na feel na mabigat, mga ka-master. So napuntahan na natin yung unang mansion dun sa kabila. Sa labas lang kasi pwede talaga. Ito naman yung isa. Yan. Halos parehas lang din, ka-master. Ang alam ko kasi eksakto yung laki niyan dun sa kabila. Kung gaano kalaki yung nasa una, ganito din kalaki itong nga sa kabila. So yan, papansin natin na dito parang may chandelier eh. Wala naman yung, kung tutuusin kasi parang andito yung hagdan yan. Parang wala naman na ding mawawala dito kasi ay yun, may painting dun oh, painting ni Melda at saka ni Marcos sa pinakaloob. Hindi lang kita ng camera, madilim na kasi ka master eh. Hindi sa pinakaloob. Grabe no, nagpagawa sila ng ganitong mansion. Parang hindi ko nabalita ang tumira sa larito. So mga kamaster, pupuntahan natin yung nagbabantay na William daw ang pangalan. Tinuro sa atin ni tatay na baka pumayag siya na makapasok tayo sa loob. Susubukan lang naman natin. Kung hindi kaya, edi uwi. Charot. Miss, nandito ba si William? Sir, oo, Sir William. So ito mga kamaster, yung pinakaharapan ng, yung pinakagilid niya. Ah, may nakatira pa pala sa loob. Yung parang nagbabantay. Oh, wala dyan. Oh, umalis. Meron ako sa inyong i-share na bagong natuklasan ko lang na kasi base po sa napanood ko. Yan.
Galing na po ako dun sa mismong anak ng nagbabantay dito ngayon, Katiwala. Ito po palang mansyon na ito ay 100% na ibalik na po sa mga Marcos. Oo, yung mga nagsasabi po, mga nag-upload dyan sa YouTube, na sinasabi nila na ito raw mansyon na ito ay pag-aarit ng gobyerno, hindi po, matagal na raw pong nabawi ito at pinagbawalan po tayong pumasok sa loob. Kumbaga, illegal na dahil private property po ito. Nakaplano raw po itong i-renovate, manalo o matalo si Marcos. Disclaimer lamang po muna. Ang aking nakuhang impormasyon ay nanggaling sa anak ng nagbabantay dito na si Sir William, na sinasabi nila na ito raw mansyon na ito ay nabawi na raw ng pamilya Marcos. Ngunit, datapot at subalit. Ayon sa aking mga research pa, ang mansyon na ito daw ay iniutos ng Sandigang Bayan na ibalik ang ari-arian sa pamilya Marcos. Pero noong 2017, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay naglabas ng isang hold order tungkol dito at sa mga ari-arian pa. Kasalukuyan daw itong nasa ilalim ng kontrol ng Presidential Commission on Good Government. Dito lang po ako sa gilid. So, ito yung parang yan. Ay, sorry po. So mga kamaster, syempre pag mga pagka nga malalaking bahay, sinasabi nila na may mga naninirahan daw di umano na mga, alam mo na, mga white lady or what. Pero based on my experience po, sa dami po ng mga napuntahan kong nakakatakot na lugar, hindi, wala po tayong na-feel dito na something ano. Kaya wag po sana nilang gawa ng issue. Hindi naman po ako pro Marcos dahil wala po akong inaanong kandidato or kinakampihan, or ang gusto ko lang yung pagkakaisa. That's my clue. So yun lang mga kamaster, hindi totoo yung mga kwento na sinasabi nila na may mga white lady. Kasi wala ako personally ngayon, ha, saksi po ako dyan. Wala naman po akong na-feel dito na nakakatakot or nakakapangilabot na sinasabi nila na mayroon daw white lady na tumatawid, ganyan-ganon. Eh pwede naman dito tumawid yung white lady. Bakit kailangan pa dito niya pumunta sa may pinaka-hallway? Ano yun, papahirapan niya pa yung sarili niya. Diba? Sir, kung nag-enjoy ka sa panonood ay huwag mo po sanang kalimutang i-like ang video ito. At magkita-kita tayo sa susunod na vlog natin, sa mga historical or sa mga creepy place na vlog. Kung may alam kayo na pwede nating puntahan, i-comment nyo po. Maraming salamat po sa inyong support. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe, at magkita tayo sa susunod nating vlog. See ya, bye! I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Ito yung pinaka-CR ng cemetery nila. Ba yung amoy ka, master? Oo, oh, naman yung medyo na ito. Okay tayo dyan. Nasaraduhan ako ka, master. Ano ko dadaan? May buhok. Nakakapagtaka naman. Kalat-kalat yung mga damit. Ano kayong itinatong di? Ang dami. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Ako pa'y lagi nag-iingat. Huh? Ang lugar pahingahan ay hindi na dapat katakutan.
bagkus ito ay pahalagahan, lalo na yung mga taong nakagawa ng karapat-dapat ng kalamansi sa sementeryo. Masarap to sa usawa ng isda.